bata. Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin. Grade 1, Edukasyon sa Pagpapakatao, Unang Markahan, Module 2, Pagpapahalaga sa Sarili. Sa pagtatapos ng module na ito, ang mag-aaral ay inaasahan na naisasakilos ang sariling kakayahan sa iba't ibang paraan tulad ng pag-awit, pagsayaw, pakikipagtalastasan at iba pa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Subukin! Gamit ang mga larawan sa itaas, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Ano ang masasabi mo sa mga larawan sa itaas? Number 2. Mayroon ba sa mga larawan sa itaas ang nasubukan mo nang gawin? Number 3. Alin naman sa mga larawan ang hindi mo pa nasusubukan o nagagawa? Number 4. Ano sa tingin mo ang dapat mong taglaying katangian upang magawa ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa? Pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay isa sa mga pinakamahalagang sangkap ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili. Ito ang nagiging daan ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Nabubuo ang tiwalang ito sa mismong sarili na may pananalig na makakayang gawin ang isang bagay. Patuloy ding tumitibay ang pagtitiwala sa sarili habang pinagbubuti at pinapaunlad mo ito. Kung may tiwala ka sa iyong sarili, ang kasiglahan sa mga gawain ay taglay mo at nagiging madali ang mga gawain ito. Balikan! Sa unang aralin, natutunan mo kilalanin ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga bagay na kaya at hindi mo kayang gawin. Iguhit sa kahon ang iyong mga kakayahan at kahinaan o hindi kayang gawin. Sa unang bahagi ay kakayahan at sa pangalawang bahagi naman ay kahinaan. Tuklasin. Iguhit ang masayang muka sa mga gawain na kaya mong gawin at malungkot na muka kung hindi mo kayang gawin o nahihirapan kang gawin. Number 1. Batang nagpipinta. Number 2. Batang nagkikitara. Number 3. Batang sumasayaw. Number 4. Batang kumakanta. Number 5. Batang nagbibisikleta. Suriin. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tiwala sa sarili at X kung hindi. Number 1. Si Ruel ay patuloy sa pagpipinta sa kabila ng maraming pagkukutsa sa kanyang mga ginawa. Check. X. Number 2. Tumigil na sa pag-awit si Lita mula nang hindi siya pinalad na manalo sa patimpalak sa pag-awit. Check o X. Number 3. Humihingi ng payo sa mga eksperto si Gabby tungkol sa wastong paraan ng pagbigkas ng tula. Check X. Number 4. Hindi tinapos ni Rita ang paggawa ng kanyang proyekto sa pagguhit dahil sa nahihirapan na ito. Check o X. At number 5. Naglalaan ng oras sa pag-eensayo sa paggitara si Jessa pagkatapos ng kanyang klase. Check o X. Pagyamanin, basahin at unawain ang maikling kwento. Ang Batang si Lea ni Fritzy A. Ramos. Si Lea ay nag-aaral sa mababang paaralan ng Santa Isabela Sur.
Siya ay isa sa mga batang mahusay sa klase ni Ginang Ramos sa unang baitang. Siya rin ay hinahangaan ng ibang mag-aaral dahil sa angking galing at pagiging malikhain nito sa pagbuhit. Siya ang laging nakakakuha ng mataas na marka sa sining dahil sa husay ng kanyang mga iginuguhit. Sa kabila ng mga papuring ito sa loob ng klase, si Leia ay mahiyain pa rin at walang lakas ng loob na sumali sa mga patimpalak sa pagbuhit. Hindi siya mahikayat ng kanyang mga magulang na sumali sa mga patimpalak. Isang araw, nagkaroon ng patimpalak sa paaralan at sinubukan ni Leia ang lumahok. Sa kauna-una ang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot at kaba dahil sa dami ng mga nanonood. Subalit, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbuhit at hindi ito naging hadlang sa kanyang pagsali. Si Leia ang may pinakamagandang iginuhit sa lahat ng kalahok sa unang baitang. Kaya naman, ang iginuhit niya ang napili at nagwagi sa patimpalak. Masayang-masaya ang kanyang guro sa ipinakita nitong husay at tiwala sa sarili. Sagutin ang mga katanungan sa papel. Number 1. Sino ang batang tinutukoy sa kwento? Number 2. Ano ang katangian ni Leia? Number 3. Bakit hindi siya mahikayat ng kanyang mga magulang na sumali sa mga patimpalak? Number 4. Ano ang nararamdaman ni Leia sa unang pagkakataon na siya ay sumali sa patimpalak sa pagguhit? Number 5. Naging hadlang ba ang nararamdaman ni Leia para hindi sumali sa patimpalak? Number 6. Bakit kaya masayang-masaya ang kanyang guro sa kanyang pakikilahok? At number 7. Kung ikaw si Leia, gagayahin mo rin ba siya? Bakit? Isa-isip, ang pagtitiwala sa sarili ay ang paniniwalang makakaya o magagawa mo ang mga bagay gaano man ito kahirap. Dapat handa ka na subukan at maglaan ng sipag, tiyaga at pagtitiis para lamang magawa ang isang bagay o gawain dahil ang sigla sa iyong gawain ay maaaring magbigay ng inspirasyon para magawa ang iyong sariling kakayahan. Isagawa. Isulat sa loob ng bulaklak ang maaaring mangyari sa iyong kakayahan kung may tiwala ka sa iyong sarili. Ang dalawang halimbawa ay naibigay na para sa gabay na pagsagot. Sa gitna ng bulaklak ay tiwala sa sarili. Dalawang halimbawa, unang halimbawa, lahat ng bagay magagawa. Pangalawang halimbawa, magiging matagumpay. Tayahin. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay gusto at mali kung hindi. Number 1. Ang pagtitiwala sa sarili ay ang paniniwalang kayang gawin ang isang bagay. Tama o mali? Number 2. Hindi ipagpapatuloy ang mga bagay na mahirap gawin. Tama o mali? Number 3. Ang kakayahan o talento ay dapat pagyamanin at huwag ikahiya. Tama o mali? Number 4. Natatakot at nahihiyang gawin ang isang bagay dahil walang tiwala sa sarili. Tama o mali? Number 5. Nakakamit ang tagumpay sa gawain kung may tiwala sa sarili. Tama o mali? Karagdagang gawain. Sa loob ng unang kahon, iguhit ang iyong talento o kakayahan na iyong taglay. Tapusin naman ang pangungusap sa kabilang kahon. Okay.
Dito sa pangalawang kahon ang nakasulat, ang aking talento o kakayahan ay dapat kong... Sulat ang sagot. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ang... Isulat mo ang iyong sagot. Nakuha nyo ba ang araling ito, mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Mighty. Paalam!